Hello, good morning, brothers and sisters in Christ around the globe, wherever you are. Praise God. Join us again in our breakfast Bible study. At ang breakfast po natin ngayon ay, Kuya Michael, fried egg. Amen. Fried pusit. Amen. Fried rice. Banana, coffee, and water. Ayan, pakita ko sa inyo. Praise God. O, di ba masarap yan? O, di ba? Yan pong fried pusit, galing pa yan sa Tagaytay, pero hindi naman sila actually gumawa niyan. Yan po ay galing sa ibang lugar. Well, anyway, praise God. Samahan niyo po kami as we eat our breakfast, we have our morning coffee, and of course, kasama po lagi ang Word of God. Why? Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya, praise God. Tayo po ay kakain ng kompletong Recado. Amen. Physical food and spiritual food. At ang subject po natin today, hindi po itong banana. The vine and the branches. Okay, susubo muna kami ni Kuya Michael. Pero bago yan, magpe-pray po muna tayo. Amen. Everybody close your eyes and bow your heads. Heavenly Father, we glorify your name again. Today, this is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Why? Because we are alive, we are healthy and strong, we are blessed, we have food on the table, praise God. At tayo pong lahat ay pinagpapala ng Panginoon every day. Kaya everybody always bless the Lord, thank God and glorify God in everything we do. So Father God in heaven, again we commit everything we do into your hands again today. Lead us and guide us by your Holy Spirit and by your word, O God. And Lord, thank you for all this blessing. We decree and declare they are blessed and sanctified in Jesus' name. And even so, we decree and declare victory, victory, advancement, increase, promotions, success, and prosperity be upon our lives, our families, our jobs, our businesses again today in the name of Jesus. And we bind the devil, we bind you Satan in Jesus' name. We render you harmless and powerless against everything we do, against all our properties, against our families in Jesus' name. And we cover ourselves with the blood of Jesus Christ. And we bind coronavirus and all its variants in Jesus' name. You have no power against us in Jesus' name. Lord, thank you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Okay, Kuya Michael, start eating ka na. We will eat na. Praise God. Ang topic po natin ngayon is the vine and the branches. Ano po? Pero bago po tayo mag-discuss, susubo muna tayo ng ating first bite. Praise God. Hallelujah. Ayan. Tag-isang egg po kami ni Kuya Michael. Tig-apat na piraso ng pusit at tag-isang banana at coffee. Praise God. Ayan. Ang sarap yan. Diyan na po sa plato natin. Diyan po sit. Sige, Kuya Michael, may suka pa tayo? Meron. Ayan. Sarap yan. Sige, kuha na ako na. Ketchup. Praise ka, dapat bayaran ako ng Jufran kasi na-advertise ko siya. Later on, babayaran na tayo ng mga manufacturer. Praise God. Well, anyway, masarap po yung Jufran kasi yan po ay yari sa banana. Hindi masyadong maasim. Alam mo naman mga Pilipino, ang gusto matamis. Ang spaghetti laging matamis. Kaya, click na click ang spaghetti ng mga fast food na matatamis. Praise God. Okay. First subo. Ito po ay para sa inyo. Harap. Now, ano po ito? Daing na pusit. It should be crunchy, ha? Kaya Michael, ha? Diyan natin suka. Wow! Crunchy nga! Sarap! Sarap! Coffee. Ang coffee po natin, 3-in-1 lang, okay na. Amen?
Okay now. Sabi po rito, John chapter 15. Ito po, mabasahin natin ngayon. Makinig po kayo. Ito po ay para sa mga believers in Christ. Do you believe in Christ? This is for you. Sabi ni Jesus, John chapter 15 verse 1, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Well, neither can you bear fruit unless you remain in me, sabi po ng Lord. So dito po sa illustration ni Lord, sabi niya siya daw ang true vine. Ano ba ang vine? Ito po yung pinaka main branch ng ubas. At ang maliliit na branches po ay nakakonect po dito. Why? Para po mag-sap ng nourishment, dyan po dumadaloy ang nourishment ng ubas para magtungo dun sa mga sanga para yung mga sanga ay magbunga ng marami. Okay? Kasi kumukuha po siya ng sustansya dito sa pinaka-main branch ng ubas at pumunta po ang sustansya dyan po sa mga branches. At ito po, later on, ay mamumunga. Ano pong ibig sabihin ni Jesus Christ dito? Jesus is the vine, tayo ang branches, praise God. Pag hindi ka naka-attach kay Jesus Christ, hindi magiging fruitful ang buhay mo. Tama ba kay Michael? Amen. Hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging malusog, hindi ka magiging successful sa iyong pamumuhay. Hindi makukumpleto ang buhay mo. Why? Because the completeness of a man's life comes from God. Amen? Ang kakumpletohan po ng ating buhay ay nagmumula sa ating Panginoon. If we are attached to Jesus Christ, ano ibig sabihin ng attached? Ibig sabihin po niyan, we walk with Jesus Christ every day, we walk with God every day, at binabasa po natin ang kanyang salita para tayo po ay maturuan ng mga matatalinong bagay para sa ating pagdidesisyon, lagi pong tama. Hindi tayo nagkakamali, hindi tayo na-stumble, di po tayo nadadapa. Amen? Why? Napakarami pong temptation dito sa sanlibutan ngayon, lalo na po ngayon, itong generation natin. This last generation is full of napakaraming unnecessary things. Ano po, kagaya po ng nandiyan lahat sa social media, napakarami pong mga information. Kaya nga minsan, information overload na po tayo. Ano, napakarami nating information na hindi naman kailangan, kaya hindi tayo makapag-isip na maayos. Ang mga information na kailangan po natin, yung mga useful lang sa buhay natin, and especially the Word of God. Ito pong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon. Amen? The Bible. The Bible gives us wisdom, knowledge and understanding, and helps us to make wise decision in every area of our lives. Kaya aayos po ang ating pamumuhay. Lilinisin po tayo ng Biblia. Ang sabi po ni Jesus Christ dito, I am the vine, and the Father is the gardener. Ano bang ginagawa ng gardener? Praise God, Kuya Michael. Hindi ba siya naglilinis ng mga halaman? Inaalis po mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, at siya po ang nagdidilig, naglalagay ng fertilizer para mamunga ang isang puno o vine, whatever it is. Yan napaka-importante po. Ano na tayo po ay naka-attach to God the Father, to our Lord Jesus Christ, para nabibigyan po tayo ng total and complete nourishment, spiritual nourishment, physical nourishment, mental and emotional nourishment. Yan pong lahat ay nanggagaling sa Panginoon. God is the completeness of our lives. Without God, we are nothing. Para lang po tayo isang driftwood, ano po, nalulutang-lutang dyan sa ilog Pasig o sa ilog Marikina, na wala tayong purpose at hindi po natin alam ang ating paroroonan. Pag tayo po ay wala sa Diyos, kaya nga makikita po natin ang mga taong wala sa Panginoon, nasa alak, nasa sugalan, nasa madyungan, immorality, nasa drugs, pag-iinom, paglalasing, lahat po ng bisyo na sa kanilang buhay. Why? Wala po silang guide, wala po silang gabay, hindi po nila alam kung anong tama at mali. Amen? The Bible will teach us
all good things, kung paano tayo mamumuhay ng matuwid parang ating mga pamilya, ating hanap buhay, ating trabaho, ating business, ay mapalakad po natin ng maayos ang ayon sa kagustuhan ng Diyos. And when we walk according to the will of God, tayo po ay mabibless. Why? The Father is the gardener. Siya po maglalagay ng fertilizer sa ating buhay. Siya po magdidilig sa ating buhay. Amen? At siya po magpapalago at papatubo sa atin. So our life will flourish. Our natural life and our Christian life will flourish. Both at the same time. Tayo po ay lalago spiritually. Marami po tayong malalaman katalinuhan nagmumula sa Panginoon at lalakas ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At the same time, ang ating natural life, ating pamilya at ating negosyo, at ang lahat ng gawa ng ating kamay, ito po ay pagpapalain ng Diyos, ito po ay magpo-flourish sapagkat tayo po ay blessed by God. Amen? Kaya napaka-importante po na lagi pong naka-attach kay Jesus Christ. At babasahin po natin muli. Kuya Michael, makinig ka. I am the vine, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Inaalis daw ng God the Father ang lahat ng mga bagay sa buhay natin na hindi kaaya-aya upang tayo ay mamunga. Minsan, aalisin po ng Lord ang mga kaibigan na nagbibigay ng masamang influensya sa ating buhay para tayo ay lumago spiritually at mabuhay din ng matuwid sa araw-araw. Amen po. Next. Sabi po ng Lord, you are already clean because of the word I have spoken to you. You see, ang word of God po ang naglilinis sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso, at sa lahat ng ating paggawa, sa lahat ng ginagawa po natin. Nililinis po tayo ng Panginoon. Inaalis po ang masasamang salita, inaalis ang masasamang pag-iisip, inaalis ang masasamang gawa. Amen? You are clean already because of my word, sabi po ng ating Panginoon. Amen? Kaya the word of God will help clean our lives. Ano po ang ating pamumuhay ay lililisin ng word of God. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, palagi po tayong manood ng ating video para tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay maituwid ng ating Panginoon by the Word of God and by the Holy Spirit. Amen? At makikita niyo po, tayo po ay aasenso sa ating buhay. Why? Because all the secrets of prosperity are written in the Bible at lagi po nating dinidiscuss yan upang tayo ay umasenso sa ating buhay. Because when we are blessed, then we can bless also other people. Tayo po ay magsisilbing channel of blessing ng ating Panginoon para sa ibang tao. Amen? I hope you learned something today in this very short Bible study. Praise God. But if you haven't received Christ as Lord and Savior, I'm gonna give you a chance to receive Jesus as Lord and Savior at makikita niyo po ang pagbabago sa inyong buhay. At, of course, tayo po bibigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Close your eyes and bow your heads and let us pray. Let us invite Jesus in our lives. Amen? Say this after me. Lahat po ng nanonood ng video na to. Say, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Savior. Lord, I am giving my life into your hands beginning today. Lord, I'm opening my heart. Come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Beginning today, I will love you. I will obey your word. I will follow you. And I will serve you for the rest of my life. Lord, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. And Lord, patuloy niyo po akong pagpalain. Pagpalain niyo po ang aking pamilya, aking hanap buhay, at ang aking mga anak sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong binigay sa akin na buhay na walang hanggan mula sa oras nito. Heavenly Father, I love you, Father God. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. And I love everybody. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. If you pray that prayer, kung hindi mo nasundan, ulitin mo tong video na to, okay? And then follow me in that prayer. That is a prayer of salvation. That is a prayer of receiving Jesus as Lord and Savior. Now, if we die, sana naman huwag mangyari agad. Marami pa tayong gagawin. Amen? Sa Panginoon. But, pag kinuha na po tayo ng Lord, tayo po ay papapasukin sa Kingdom of Heaven because ang susi po, ang pagpasok sa Kingdom of Heaven is Jesus Christ.
Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And there is no name given under heaven wherein man will be saved. And it is the name of Jesus Christ. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sa ikaliligtas ng sanlibutan, kundi ang pangalan ni Jesus Christ. And Acts 16:31, sabi po ni Apostle Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Pag ikaw ay nananampalataya kay Jesus Christ, ikaw ay maliligtas, ikaw ay mabibless, magpapalain ka ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya. Amen? Praise God, hallelujah. Abangan niyo po ang susunod nating video. Praise God and thank you for watching. I hope that you put to practice lahat po ng ating napag-aaralan at naririnig sa Bible every time that we have a video. Amen? Okay, God bless you guys. We love you. Bye-bye. See you in my next video. God bless you.